awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng kaparian, si San Juan Maria Vianney. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao upang alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaysa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa,
nagaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadora. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadora. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng 1 bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo, kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog ng pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mapistang itinakda ng Panginoon. Mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong panderita, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos dito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos di Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat.
sa inyo ngayon. Salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat nang ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magpo muna po ang lahat. Mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, tinanggihan ang ating Panginoon. Kawawa naman itong mga taong tumatanggi sa Kanya. Ang tanong nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Bakit napakarunong niya? Hindi lamang marunong magsalita, kundi marunong pang gumawa ng kababalaghan. Saan niya kinuha ito? Yan ang tanong na hindi naman nila masagot. Kundi ang alam nila na sagot ay, wala, hindi. Kaya hindi totoo yung mga itinuturo niya. Kaya hindi totoo yung mga kababalaghan niya. Hindi nila, tayo, alam natin kung saan nanggaling o saan kumuha ng karunungan si Jesus. Saan kumuha ng kapangyarihan na gumawa ng mga kababalaghan. Alam natin na hindi galing kay San Jose yan, hindi galing sa kanyang tatay sa Nazaret, hindi galing sa kanyang nanay sa Nazaret, kundi galing sa Ama na nagsugo sa kanya, galing sa langit ang kapangyarihan ni Jesus. Yan ang alam natin, di ba? Mas marunong tayo. Kaya ngayon, parang sinasabi natin ngayon na kung si Jesus ay banal, saan galing yung kanyang kabanalan kundi sa Diyos Ama? Hindi galing sa tao ang kabanalan ni Jesus, ang karunungan ni Jesus.
ang kabaitan ni Jesus, ang habag ni Jesus, ang mga ginagawa ni Jesus ay hindi galing sa paaralan, hindi nang galing sa tao, kundi nang galing sa Ama. Mga kapatid, yung si San Juan Maria Vianney, yung po ang larawan niya, hindi naman pogi, ano. Ngayon pagka nilagay sa Facebook yung pare, wow, guwapo, pogi. Pero pagka si San Juan Maria Vianney, hindi sinasabi na pogi. Pero siya ang pinakamabait na pare na sa kasaysayan ng simbahan. Napakabait. Doon sa kanyang parokya, nagtatanong yung mga tao, yan si Father Juan Maria Vianney, bakit kaiba siya sa lahat ng pari? Saan siya nakakuha ng kabanalan? Bakit ang bait-bait niya? Bakit mahabagin siya? Mahabagin sa mga mahihirap, mahabagin sa mga may sakit, mahabagin sa mga makasalanan. Bakit pinagtitiisan niya yung hirap ng magpakumpisa ng napakatagal? 1 oras, 5 oras, 10 oras, 15 oras, 16 oras, nagpapakumpisal, ang dami-dami nagkukumpisal. Saan niya nakakuha yung kabaitan niya? Wala nakakaalam. Kasi yung sa parokya niya, yung mga pinalitan niya ng mga parish priest, puro masasamang pari. Talagang masama. Pagka ibabalita na, mayroong mabait na pari doon sa ours, sa parokya natin, sa simbahan natin, puntahan niyo. Ay, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala na mayroong mabait na pari dyan. Wala, lahat ng mga pari na nakilala ko dyan, puro mga masasama. Masasama talaga sila. Mga sugarol, babaero, mga masasama ugali. Masama sila. Halika, punta tayo sa simbahan, tignan mo. Pagkatapos, nakinig sila kay Father Juan Maria Vianney. Bakit yung mga pinalitan niya hindi mabait? Siya mabait. Ito ang sekreto, sabi niya. Mahal ko si Jesus. Mahal na mahal ko si Jesus. Pagka nakikita kami ni Jesus sa misa, pagka nagmimisa ako, si Jesus ang kaharap ko, ang kausap ko. Doon ako humihingi sa Kanya ng kabanalan. Pagka dadalaw ako sa tabernakulo, doon kinakausap ko. Kaya ako nakaganito lagi sa harapan ng tabernakulo. Kinakausap ko siya. Humihingi ako ng kabanalan, ng kabaitan, ng habag, ng pag-ibig sa aking kapwa. Pagka nagbabasa siya ng Biblia, nakikita niya, naririnig niya si Jesus. Kapag nagpapakumpisal siya, nakikita niya si Jesus doon sa mga nagkukumpisal. Kung mayroong may sakit na dinadalaw, nakikita niya si Jesus sa kanila. Nakikita ni Juan Maria Vianney si Jesus sa lahat ng tao, sa bawat parishioner, sa ours. Kaya ganyan naging banal si Juan Maria Vianney. Kaya sa pagka nagtuturo siya sa mga nagsisimba, lagi yan sasabihin niya, si Jesus mapagmahal, makipagkaibigan kayo kay Jesus para bumait kayo, para maging mapagmahal kayo katulad ni Jesus. Yan po, mayroon tayong mga pare na gumagaya naman kay San Juan Maria Vianney. Kasi
Talagang pinupukpuk po sa amin na gayahin ninyo si San Juan Maria Vianney para maging mabait kayo. Kaya magiging madasalin kayo. Pagka magmimisa kayo, sasabihin ng Pope, pagka magmimisa kayo, nandun kayo sa harap ni Jesus. Igalang ninyo si Jesus. Sambahin ninyo si Jesus. Ipahayag ninyo ang pag-ibig nyo kay Jesus. Kapag nagpapakumpisal kayo, magpasyensya kayo kasi si Jesus yung nagpukumpisal. Ay yung pinupuntahan ninyo mga may sakit, yung tinutulungan ninyo na mga mahihirap, si Jesus yan. Kaya tanggapin ninyo si Jesus sa katauhan ng inyong kapwa. Kaya maraming mga pari ngayon na banal. Oh, kaya marami nang naging banal. Padre Pio, kasi lahat mga kwan, si San Juan Maria Vianney, patron ng lahat ng pari po yan. Patron ng pari na naging pope, patron ng pari na naging bishop, patron ng pari na naging cardinal. Lahat kami titingin kay San Juan Maria Vianney para hilingin na kami ay paging gawing banal ng Diyos. At ang magpapabanal sa amin ay walang iba kundi ang Diyos at Panginoon na si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bihira nating naalaala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pare, naway, patnubayan ng banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paruko, naway, bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway, makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang, naway, maalagaan ang bukasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway, gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro, manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ama naming mapagmahal, makatulad nawa ng aming mga pari, si San Juan Maria Vianney, upang sa aming buhay ay maranasan namin ang pagliligtas
ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag na paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kabinatubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami'y iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco
na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipain sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikay pupurihin ko
Jesus Nazareno. Kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po ang umaasa. At kabayan ako, iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ay kasama ko ang sama ko at dasal. Sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko at magpakailanman, ikay kukurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Tayong lahat ay kinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan,
ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School's Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinudulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyari ang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pagalis ang pag-ibig ng Panginoon kay Santa Maria Vianney. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa na kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,